Para pumaibsan ang hirap ng mga estudyante sa pagkocommute, nasa isang daang ruta ng mga sasakyan ang bubuksan po ng LTFRB sa araw po ng pasukan. Pero gate po ng isang bus operator, bakit hindi na lang din ibalik ang dati nilang mga dinadaanan o ruta? Si Karen Villanda sa Detalye Rise and Shine, Karen. Pawis na pawis habang naghihintay ng bus si Rosalina. Paano ba naman kasi mula Sapang Palay sa Bulacan, tatlong sakay pa siya para makarating ng PITX kung saan siya sasakay patungong Rizal. Pagod na, mahal pa ang pamasahe. Sobrang pong hirap kasi maglalakad ka pa po. Hindi na po kasi yung dire-diretso na tulad ng isang sakay lang. Marami kasi ako pa akong sasakyan. Ang hirap na nararanasan ni Rosalina, posibleng maranasan ng mga estudyante sa darating na pasukan. Kaya naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board magbubukas ng 100 ruta ng bus, jeep at UV Express sa pasukan. Pero ito ang mga non-EDSA route. Kabilang na dito ang Sapang Palay na sinasakyan ni Rosalina na idederecho na ng PITX. Kung sa ngayon ay hanggang sa Quezon Avenue lamang ang ruta ng bus pa Sapang Palay, sa pagbubukas ng klase sa August 22 ay aabot na ito sa PITX. Pero hindi dadaan ng EDSA kundi sa Quezon Avenue, dadaan ng Espanya sa University Belt at tuloy-tuloy hanggang sa PITX. Ayon sa LTFRB, nakabase ang mga bubuksang ruta sa route rationalization. Next week, we'll issue the before the opening of classes on August 22, we will issue the memorandum circular on these new routes or modified routes, as we call it, as you will call it, para to address the need for more buses. Ang naging focus natin dito ay mga areas maraming paaralan, yung University Belt, at yung pagpunta doon at pag-alis. So yun po ang naging primary consideration natin doon sa mga rutang i-reopen. Giita man na bus operator, kung magbubukas ang ruta, ibalik na lang ang dati nilang dinadaanan, kabilang na ang EDSA. Kasi pagka sinabi mong balik ruta ka, walang touching of anything, walang changes doon sa aming original route. Pero pagka sinabi mong nado ka sa San Jose del Monte, makarating ka ng Baclaran, pero kung saan-saan ka dadaan, modified ang tawag doon. Alam mo kung papayag kami yan sa dadaanan, alam mo, kung yung 100 routes eh meron 2,000 bus, eh yung traffic situation eh napakahirap. Kasabay ng paglalabas ang ruta sa susunod na linggo, dedesisyonan na rin ang 4-7 pisong taas pasahe na hiling ng city at provincial bus matapos hindi magkaroon ng resolusyon ang hearing ukol dito. Hinihintay na lamang ang position paper mula sa NEDA. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.